Indonesia with the attack. Check. Sumanggit. Try to chase. Actually, para sa ating mga Filipino or better, Donnie leading the way with 2 points. Down the line hit. Laban sa Vietnam also in another 5-set match. Espejo. Road, so to speak, for Mark Espejo, known as the Phenom. And it's now with Indonesia. The attack from Donnie. Ooh. Vince with a one-hand set to Bagunas. All Malabungag, not the best first ball. Roder will do something with it. Espejo with the first ball. Mangulabnan goes back to Mark. Villados sets up Bagunas. Is blocked. Villados gives it to Ka. And again, blocked. Indonesia pa rin. Donnie goes. Vince to Steven. And Roder delivers. Mangulabnan to Enjiga. Zulfikri to Donnie again. Silver medal back in 2019, but now with reinforcement. Oh, Bagunas. Mangulabnan goes to Malabunga. Zulfikri sends it to the left side to Donnie, but it's sent back. Good first ball from Bagunas. But Roter was denied. Para sa Indonesia. What a dig, Espejo! Indonesia, Farhan is denied. And a point for the Philippines. Malapad din eh. Oh. Stocky. Still alive. Their team, their country. Espejo scores off the block. Indonesia needs 2 points to win this set. Espejo! 3. Jason Inangat. And impeccable save! Oh! By Irpan. Nilipat sa kabila. And in Jason goes to Donnie. Philippines responds. They do so with an attack. Indonesia. They go back to Dimas. Solo block. Good first ball by Lorenzo. Mangulabnan goes to Bagunas. Indonesia, second try for them. Nilipat kay Farhan and Bagunas. Jason Inangat for Donnie. Lorenzo for the pickup. Vince back sets to Roter and naibalik. Second try, Donnie. Wow. Farhan. Villados Inangat kay Bagunas doing the same. Inalo ni Bagunas. The defense is also a way of scoring here. And so, for the coverage. Wala sa likod. Shut down. Mulabnan goes to Roter. Able to save a point. Jason back sets to Dimas. And he ends it. Sa akin, syempre, bilang as, yun na, team captain, kailangan talaga every point. Malaki yung maitulong ko sa team. And ayun, syempre si Coach Angelo, lahat ng players pinagkakatiwalaan niya. So, every player talaga nag-i-step up yan kahit sino ipasok yan. Ano ba sa tingin mo yung nangyari nung last 2 sets kaya medyo nag-struggle yung team? Siguro, nawala lang yung ano namin. Reserve namin, marami namin yung naging error. Then, hindi kami maka-defense. Yung kasi yung training namin, yung block and defense lang kailangan may convert namin sa tama. Siguro, kailangan pa namin pagbutihan yung ganung skills namin. Si Louie tsaka si Boots, first time nila pero maganda yung pinakita. Ano masasabi mo? Sobrang proud ako sa dalawa kasi syempre, ayun yung first time nila sa national team. Subutin talagang hinahabol lang yan. And sobrang ganda ng performance na pinakita niya. Bilang at senior nila, sobrang proud ako. And alam ko may papatunguhan yung men's volleyball in the future. Kamusta naman yung sistema ni Coach Angelo yung pag-adapt natin sa akin? So far, siyempre, sobrang marami kami natututunan. Ibang-iba talaga yung mga tinuturo niya. Talagang pang-world talaga yung ano eh. Kasi alam naman natin si Coach Angelo, isa siyang world champion din. Sobrang malaking tulong para sa amin kasi mas natutunan po namin na makapaglaro ng high level. And after 1 year, kamusta lang din yung pakiramdam mo na nakabalik ka na sa national team? Siyempre, sobrang nakakatuwa ako.
natutuwa ako kasi ayan na, ito na naman, nire-represent ko na naman yung country. Every player naman, ito yung dream eh. So, sobrang napaproud ako sa sarili ko and natutuwa ako na nakabalik ulit ako. Brian, ito, gano'ng kalaking bagay ito, lalo na nung Robin lang tayo, tapos nakuha nyo agad yung panalo? Siyempre, malaking gusto para sa amin. Pero, siyempre, hindi naman dito natitigil yung, yung laro. So, kailangan every game, pagpatuloy pa namin yung kung ano yung trabaho namin every game. Pero, sobrang laking bagay kasi yung last CD League, muntik na nilang matalo. And ngayon, ako naman yung part ng team na Seto, nanalo kami, kaya sobrang saya namin pero. Although hindi na ito yung first game mo ulit, pero ito yung first time ulit sa home court. Parang yes. Anong pakiramdam na itong pagpapalik mo? Nakakamiss yung 2019. And nakakatuwa kasi new set of players kasi ngayon yan. Mga kumbaga, collegiate halos lahat, lalo na nung last nung nilabas si Kier Bry. So, nakatuwa kasi nilaban pa rin namin kahit mga baka yung isa. Oo, gano'ng kakakumpiyansa na yung 2019, kung gano'ng kataas yung level nung hindi mababalik na ulit with new coach, new fans na yes po, ngayon sobrang taas na team ko sa team ko kasi una may sobrang galing at strict kami ng head coach. Sinungaan pa nila Coach Dante, Coach OG, Coach Dex, may mga coaching staff. And yung signal pa, grabe yung pagbantay sa amin, yung goal nila sa amin. Grabe yung sineset nila, kaya nakakatuwa, saka nakaka-boost din na mag-training lang. Yung anong dulo ka, wala kang sinulayan, tapos yung mga college na lagi yung magpakita doon. Ano lang mas parang mapapakita na about sa potential na Philippines na hindi lang kaya masabi ko doon, as in tumataas na talaga yung level ng men's volleyball sa Pilipinas. Na kahit collegiate, mga players, kaya sumabay sa international na good ng power. Yung ABC kasi, ibang coach yun. So, ibang coach nga. May mga same na ginagawa, may mas in-improve pa. Kaya maganda yung team na yun, yung program ng team na yun. I am very happy. It's the first match with this national team. And we play pretty good. We had a moment in the third set when we were not so stable. Not in attack, not in receive. But we play as a team. That is important. A lot of defense. That is, I am pressing them to defense more. I think that the work that we did in these 2 months, you can see on the match. Even if you didn't play a lot before, because we had only 3 friendly matches against the University of Taipei. And honestly, I didn't expect the team playing so good today, but I am very happy. How did the team respond? How did the players respond to the substitution pattern? The substitution of what? No, the substitution pattern. Oh, yeah, man, how did the team respond? For the substitution of the goal? Yeah, I play with 12 players. I play with 12 players. I make 6 changes every set. Everybody has to be ready. We play with the player, not with the name on the show. You know what I mean? So the player has to play. Doesn't matter if they are for the first time in the national team or they are fan. No? For me, it doesn't matter. I look only how the player they play. But I can substitute the player that they are playing, or sometimes just to give them a little relax. Like Brian. Brian was out,